give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiets, welcome back sa ating Treasure Marker Analysis. At sa episode na ito ay ating tatalakayin ang kahulugan ng literacy na treasure marker. Bago tayo magpatuloy, shout out sa lahat ng ating mga katiets na nanonood ngayon sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga katiets in abroad. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Marami ang nag-request sa akin tungkol sa kahulugan nitong mga marka na parang letter C sa mga bato. Ano nga ba ang iba't ibang kahulugan nito? Atin ito tatalagayin isa-isa ngayon. Ang mga letrang C na sign o marker na naka-engrave sa bato ay isang sign ng quick deposit, small deposit, or itong tinatawag natin na small stash. Marami ang nakakuha sa marker na letrang C, kaya ito'y napakagandang marker. Parang nakakita ka na rin ng jackpot. Kapag nakita mo ito, ay malapit ka talaga sa swerte. Kaya atin na, isa-isahin natin ang iba't ibang kahulugan ng letrang C, depende sa posisyon ito. Okay mga katiets, ito tayo ngayon sa iba't ibang posisyon ng letrang C na makikita nyo sa mga bato as marker for treasures. Ngayon una dyan, meron kasing letrang C na gawa lang sa gawa ng kalikasan. Okay, kaya kilatisin mabuti ang pagka-engrave ng letrang C kung gawa ba ng tool mark. Merong bang tool mark? Ginamitan ba yan ng tools, ng chisel, ng silisil? Dahil kung hindi, ibig sabihin yan ay gawa ng nature, kalikasan. Malalaman ang marker na gawa ng tools kapag rough itong magaspang paggagawa at makikita nyo na meron talagang parang bakas ng silisil, ng chisel na ginamit. Okay, at ang kapal niyan ay kakasya ang ating daliri. Ang kapal, kapag tusukin nyo ng daliri nyo, ayan, ay eksaktong-eksakto yung daliri. At hindi yung parang sinulat lang na manipis. Okay, so marami ang posisyon ng letrang C. Hanap muna tayo ng maganda. Ito mga mahihirap tong nakatagilid eh. Dito muna tayo sa itong talagang jackpot na letrang C. So, ito yan. Ganito na itsura. Ayan. Ganyan siya. And then, ang dot ay nasa gitna niya. Parang halos, ano na siya, parang bilog na ganyan. Pero putol yung dito sa may bukas. So, ang ibig sabihin nito ay treasure inside. Inside sa bato. Nasa loob ng bato ang treasure. Ang yung naka-drawing na ganyan na C, actually, ang ibig sabihin yan ay bato. So, kung ganyan lang C, walang dot, nagsasabi lang siya na merong treasure sa bato, pero kailangan ma-identify mo kung saan na bato. Sa unahan ba o yung bato na minarkahan. Pero kapag may dot na siya sa gitna, ibig sabihin, yan yung bato. Kung saan nakamarka ang C na may dot sa gitna, yan na bato. Nasa loob ang item. Okay, pangalawang klase ng C ay nasa labas ang dot, ganyan. So ito naman, ang kahulugan niya ay item or treasure in front. So in front siya. Ngayon malalaman niyo kung malayo-layo sa front kapag itong dot ay malayo, halimbawa narito siya. So ibig sabihin malayo-layo. Ngayon kung ganito kalayo ang dot, ay sukatin niyo by inch.
sabihin natin 3 inches, so 3 meters ang layo galing sa bato, in front. So in front yan. Ito yung pinakamadali kapag nakataob ang C. Ngayon, kung nakatihaya ang C, sa pagtingin nyo nakaganyan. Ito yung C, nakatihaya. And then, nasa itaas kunti ang dot. Okay, so kapag nandyan ka sa ganyan na posisyon, so ang ibig sabihin niya ay nasa likod, at the back. Nasa likod ang item. So ganyan. Ngayon, punta tayo sa mga nakatagilid na C. Ito na yung mahirap. Yung mga nakatagilid. Okay, katulad nitong nasa litrato. So ito, nakatagilid siya. At narito ang dot. Ngayon, ang gawin mo ay lumipat ka ng posisyon. Pumunta ka rito na side ng bato para maunawaan mo. So i-drawing natin yan. So kung ganito ang bato, ito yung lupa, and then nakatatak ang C na ganyan, and then dito. So ang unang gawin dyan ay itayo mo yung C. Okay, itayo mo ang C. So ganyan, pataobin pala, itaob mo ang C. So ang dot ay dito banda. Ngayon, maunawaan mo na yan kung nasaan. Okay, kaya ang gawin ay dito ka, lumipat ka ng posisyon mo, ng kinakatayuan mo dito, at tingnan mo yan. Kasi ito na view ay dito to eh, dito ka nakatayo sa harapan. So mahirapan ka dyan pag analyze. Kaya lumipat ka, pagdating mo dito, ang tingin mo dyan ay ganito na. Ito na yon ang itsura niya. Ngayon, madali na siya maunawaan. So, ibig sabihin, ang item ay nasa kaliwa. So, itong dot ay sa banda rito. Okay, so ulitin natin. So, ito yung bato. Ang item ay nasa kaliwa niya. So, ito yung C or bato. Yan, so sa kaliwa. So, ibig sabihin, kung ganito ang marka ng bato, a C, so bandang kaliwa, so dito ang hukay ito. Yan. Ang distansya na, dahil malapit lang ang dot sa C ay pwedeng 1 meter lang yan to 2 meters. So 1 meter to 2 meters ang mga ganyan kapag malapit lang ang dot sa C. Katulad nito, malapit lang siya sa C. Ayan. Medyo mahirap i-decode ang nakatagilid na C. Kung nakataob, yan, madali yan. Ito, oh, medyo magulo siya kasi mahaba yung isang side ng C. At narito yung dot sa loob. So, ang ibig sabihin yan ay nagtuturo itong mahaba ng side ng bato. So, ito ay treasure inside the rock pa rin. So, kung ganito ang bato, and then nakaganyan ang tatak. Yan. So, nagturo siya na dito na side. So ito yung malalaking bato ito kapag ganyan. Ang tinuturo niya ay nasa kaliwang bahagi ng loob pa rin ng bato, sa loob ng bato, pero sa kaliwa dito. Pero yan ay loob pa rin ng bato. Kaya tinuturo niya na dito na banda. So ibig sabihin malaking bato yan. Sabihin natin kasing laki ng bahay kubo ng mga bato. So halimbawa ito yung tao, malaking bato talaga yan.
kasi kung treasure inside the rock, ang daming possibility na kung saan nakalagay, pwedeng sa ibabaw, pwedeng dito, pwedeng sa front. Kaya meron silang secret code na ito, mahaba ang kabila ng C para siya magturo ng direksyon. So ito yan, treasure in the left side. So left side of the rock, inside the rock. Okay, ito nakatagilid naman kapag ganito. Kapag ganito, kasi dito ka nakatingin sa harapan, tulad kanina, lumipat ka ng posisyon. So ngayon ay dito ka na side makatingin. So ayan, nakatingin ka dyan. So kapag tiningnan mo yan, ay nagaganyan na yan. Nagaganito na yan. Ayan. So ngayon, dahil sa nakalabas ang dot sa C, hindi siya sa loob, hindi rin sa gilid. Labas siya, ibig sabihin, hindi siya sa loob ng bato ang item. So halimbawa, ito yung bato. Ito yung bato. Ito yung ground. And then ang marka ay nakaganito ang marka yan. So ibig sabihin, lumipat ka ng posisyon, tingnan mo sa kanan. So dito ka tumingin na side. So makikita mo ang posisyon ng C ay nagaganyan na. So ibig sabihin, kung itayo natin yan, nagsasabi niya na sa gilid ng right side. So dito siya ito. Ayan o. So right side siya. Tingnan nyo lang kung gaano kalayo ang dot sa C. Sabihin natin 2 inches ang layo nitong dot sa dulo nitong C. So kung 2 inches yan, ibig sabihin 2 meters distance galing sa gilid ng bato. So 2 meters distance sa gilid ng bato. Kung saan nakatatak yung litrang C na nakatagilid. Maraming sikreto talaga ang C. Ito naman, mag-akala natin C, pero hindi ito C, ito'y J. Ang J ay nagsasabi ng malalim to kapag mga J, kasi meron akong mapa na gumagamit ng J symbol. Imperial treasure siya eh. Sa emperor, ang J symbol. Pero kailangan malaking J yan ha, hindi yung maliit lang. Yan ay, ang haba nito ay nasa 4 to 5 inches ang haba niyan. Medyo malaki siya na marka, klarong-klaro. Nagkakita na ako ng ganito sa isang lugar na bundok ibabaw. At na meron talagang mga nakaposisyon na bato na malalaki. At ito yung marka niya, J. Okay, ang ibig sabihin ng J, entrance yan to tunnel. Pero entrance to tunnel, pero ang tunnel ay malalim. Ang lalim niya ay 14 meters vertical sa ganyan. So 14 vertical, pagdating sa 14 meters ay mag-slant. Sa mapa ko ay nag-slant siya papuntang west, kaliwa. So dito siya bago matagpuan ang bunker. So all in all, nasa 30 yan meters ang lahat. Galing dito sa entrada, pagpasok 14, stop. And then hukay na naman dito, merong bato dyan na malaki tanggalin. And then dito, baba. Ito ay bedrock na to. Meron ng hagdanan dyan. And then merong tunnel na naman na paano na straight na siya. Hindi na nakaslant. So itong slant nasa 22 step ito. 22 or 21 step.
ito ay ayon sa mapa kaya sinabi ko. Pero hindi naman siguro lahat, pero at least may basehan tayo na isang mapa na ganito. So pagdating sa 22, 21 step ay meron ng daanan, and then treasure vault na maliit na room na merong nakalagay na gold bars. Ang mga gold bars dyan ay makikita na hindi na ibinaon. Kung hindi nakalagay sa mga boxes, ay pinatong-patong lang siya. So yan, ang J. Akala natin C. Akala natin treasure inside the rock. Pero hindi, siya ay entrance to tunnel na malalim. Pang-imperial yan. Malalim siya. Kaya yan ang mahirap sa ganitong sign. Kasi hindi natin alam saan tayo liliko sa ilalim ng lupa. So kaya para siyang J, passage kasi yan, passage or tunnel under the rock. Narito pa rin yung C. So bato, ang kahulugan ng C ay bato, under the rock. So kapag ganito, minarka yan sa bato, halimbawa ito yung bato, and then minarkahan ng ganyan. So ang kahulugan niya ay underground passage papunta sa tunnel under the rock. So nasa baba mismo ng bato na ito. So hukay or tanggalin ng bato tsaka hukay ng under nito papunta sa passage, which is 14 meters vertical, and then mag-slant siya. Okay, pero at least malalaman nyo kung saan niya nag-slant dahil sa ito. Kung saan ito, right side eh. Kaya tama itong ano natin dito. So kung binaliktad yung J, halimbawa ang J nagaganyan, so ang hagdanan or itong slant sa baba ay papunta naman sa kanan. Paganyan na naman siya. Okay, dahil kanina or itong una ay ganito ang kanyang itsura. Kung nakita nyo ay papunta tayo sa kaliwa. Okay, at least meron tayong guide kung saan tayo pupunta. Pero itong 14 meters, hindi ito fix sa isang mapa lang to. Sa ibang mapa, iba rin ang vertical na lalim. Ang iba dyan ay merong mababaw na 12 lang, pero karamihan ay 14. And then meron ding malalim na 20. Bago sila gagawa ng, depende kasi yan kung may bedrock na. Kapag may bedrock na, doon na sila gumagawa ng hagdan. At saka ito, treasure vault. Okay, so yan lang aking maibahagi sa inyo mga katiyats tungkol sa litrang C, ang misteryo nito, paano kunin ang item. Okay, magpaalam na, God bless us all, at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Paalam!